Hello everyone, welcome back sa channel. Welcome back sa vlog. Hello everyone, I'm Gario and I'm content creator aspirant. Yes, nagsisimula pa lang tayo sa pagiging vlogger. Vlogger? Content creator pa lang. Hindi pa tayo vlogger. Content creator lang. Okay? Kaya ako ginawa ang video na ito ngayon, ang vlog na to, para i-overcome yung fear na magsalita sa harap ng camera, no? Ito talaga yung pinaka nahihirapan kong part ng pagiging content creator, ang magsalita sa harap. Si Jake, one of my very close and supportive na cousin. Si Jake yung nag-push. Si Jake yung nagsabi sa akin na maglagay ka ng voiceover sa mga vlogs mo kasi yun yung mga ganong klaseng video ang mga nagba-viral. Sabi ko naman, sige, susubukan ko. Kaya ngayon, try ko kung, diba, sana maging comfortable tayo sa mga susunod na video. Maging comfortable ako magsalita sa harap ng camera. That is why nga na, nag-try ako mag-vlog through this, ano. Dati, pangarap ko din talaga maging sikat. Yung bang, maging sikat din, diba? Ano ba naman ang hindi nangangarap na maging sikat ka one day? Pag dumaan ka sa isang lugar, uy, si ano to, si ganyan. Diba? Ang sarap sa pakiramdam ng gano'n. Andito ako ngayon, nag-aaral kung paano ba ito. Diba? Wala namang imposible siguro kung susubukan natin. Noong nagtatrabaho pa ako sa palengke ng Valenzuela at bilang isang tindero, may pumuntang CNN Philippines, tapos gumawa sila ng balita doon sa palengke. So, ipapakita ko sa inyo yung video na extra tayo doon sa balita. So, nagbabalik ang balitaan sa CNN Philippines. Paulit-ulit na problema ng mga mamimili ang madayang timbangan sa mga palengke. Anim ng batas, maaaring magmulta ng 50,000 hanggang 300,000 piso ang sino mang mapatutunayang sumisira at nandaraya sa mga timbangan ng bayan. Ako dapat yung i-interviewin dyan. Kaso lang, busy ako dyan kasi multitasking tayo dyan eh. Ang ganda rin naman ang experience ko dyan. Na medyo mahirap siya. Wala namang trabaho hindi mahirap eh. Kaya, so pasalamat din ako sa trabaho na yan. Kasi kung hindi dahil sa trabaho ko na yan, eh hindi tayo makakabili ng ganitong camera. So, nung nagtatrabaho ako, ay, nag-ipon talaga ako para makabili ng camera na magagamit. Kaya ito ngayon, meron tayong magagamit. No? Ito talaga yung purpose niyan, kaya bumili ko. No? Hindi man tayo pinalad sa pag-aaral, hindi man tayo naging professional, isang professional, mga ganyan, katulad ng, hindi man tayo naging professional katulad ng mga kaklase ko dati, professionals na ngayon. Sana through this, no, through vlogging, sana magkaroon din ng chance na maging makilala tayo bilang isang content creator na taga Bicol. Sana pagkatapos ng video na ito, magkaroon ako ng, you know, mag-boost na yung confident ko na magsalita sa harap ng camera na, you know, hindi na ako nahihiya. Gusto ko talaga ma-overcome yung pagiging mahihiyain sa harap ng camera. That is why practice lang ng practice tayo, you know.
para sa susunod na mga videos, sana puro ano na, puro pagkukwento na ganito. At salamat sa panunood. Sana suportahan nyo palagi ang mga videos ko sa mga susunod pa na ilalabas na video. And sana magtuloy-tuloy na ang pagdami ng mga followers, subscribers. Maraming salamat sa patuloy ng pagsuporta sa aking mga videos. Hayaan nyo sa susunod, mas gagalingan ko pa. Salamat.